Ay, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang Yulingko, Rundi TV mo. Bago tayo pumunta kay Idol Big, wasto miyabili, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyong mga mamatsir. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel Rundi TV mo mga kaibigan. At Idol Big, wasto miyabili, may bagong pasabog tungkol ito mga kaibigan sa Kalansay. Nadio Manoy, may sakit pa na tumor mga kaibigan. Ito mga kaibigan, panoorin natin itong si Idol Big Was Tumi Abili. Pasok. Dorin Goyakot, magandang umaga Idol Big Was Abili. Team Big Was OFW. Ay, mabuhay po kayo. Rundi TV. Okay. Dexter Carcillier, Sir Tommy, kulamin natin ang mga gagong na yan. Sabi ng kasabi ka lang. Tatablan pa kaya yan, mga demonyo na yan. Oh. Ah, malabo yan. Kapitayan. Yung mga bayaran po kasi nakikipagsabuat, walang yung pagkakaibayan sa dito sa mga vlogger. Sabi ko nga sa inyo noon dito, bago mag-eleksyon, nilaanan, pinaghandaan ako ng 600 na trolls para sirain lang ang aking programa. Ayan, may mga vlogger. Ganun sila. Ano kaya ano? Sa bagay, may karapatan din siguro si Gilbert pag nanalo na. Kasuhan din ang bandera. Para ano? Kasi ang alam ko kasi nung madaling araw nakatayo agad doon si Elgin doon sa loob ng bahay nila eh. Si pinaliwanagan yung nanay ni Gilbert na inamin na ni Gilbert. Tinuro-turo na. Sabi ni Elgin Damasco, akala ko nga nakaupo pero yun pala nakatayo pala yun. Tapos kasi nakaupo lahat eh. Kasi tangkad lang niya. Akala ko nakatayo, nakala ko nakaupo, nakatayo pala. Sabi niya, kasi kinausap yung nanay ni Gilbert, inamin na niya, tinuro na niya kung saan yung Kalansay. Eh, alas 9 ng gabi, pinaturo nga ng pinaturo si Gilbert, hindi nga niya alam kung ano yung ituturo. Kinabukasan ang Kalansay dumating. Oh. Lumipad siguro kasi yung isang abogado hindi nila alam ay inamoy yung pinagkunan ng Kalansay. Walang amoy patay. Grabe yan mga kaibigan, walang amoy patay. Yung palakara pag nasagasaan niya, pag nasa kalsada, pag namatay yung palaka, nangangamoy nga, tao pa kaya? Kaya malaking kalokohan yan mga kaibigan. Ito, magpatuloy natin ito. Una pa lamang, palpak na, oy. La, sige pa more, tago pa more. Sabagay, sabi nung isang source ko dyan, sabi nung isang source kong PNP, matino, marami naman silang matino eh. Sabi niya, Brad, maraming kaming matino dito. Hindi lang kami makakapurma dahil yan sila, alaga yan eh. Alam mo bang sabi, isa lang ang salita niyan, kasuhan na lang po ninyo ako. Hindi ko po pwedeng baguhin ang akin pong, ang amin pong investigation. Kita nyo? Kasuhan na lang ninyo ako. Eh parang si Rimo yan. Handang magpakaso, pero ayaw magpalipat. Kasi may amo. May amo eh. Inaalagaan ang amo. At takot din yung amo niyang malayo yan, baka kumanta. O, di ba? Tapos nag-apply ng pagka-kernel. Ingat po kayo mga taga Napulcom. Bantay-bantayan lang. Makapangyarihan ang amo niyan. Basahin ko muna itong nagmibigay message dito sa hotline natin. 229. Sige Idol Bigwas, bigwasan mo ang mga panulay na yan. Kaisa mo kami, lalo na yung Boy Hikaw na yan na nagbalat si Buyas. Panulay siguro yan na kampo ng mga adik. Pa-shout Idol Hernan Arodes TV. Salamat at mabuhay ka, Bigwas. O yun, sa General Arodes TV. Yun ha, kita nyo? Oh, may pahikaw-hikaw daw. Sino ba na maghikaw-hikaw dyan sa taga-kabila na yan? Ha? May taga-hikaw-hikaw ba dyan? Eh, dapat yan pa sahablutin yung hikaw. Ito naman, galing ng 725. Good morning, Sir Tommy. Evening.
dito sa Canada. Now more power, sir. In her list, in her list TV. Uy, nakakulap po kami. Ay, mabuhay po kayo. Salamat po sa mga taga-Canada. Subscribe lang ninyo yung amin, ha. Yung Big Was Official PH. Ha? Subscribe lang po ninyo. Salamat po sa inyo pong pagkukulab dyan, ha. Ito naman, galing ng 208. Ganun po talaga, Sir Tom. Pag mahirap ang nagputol ng bakhaw at kahoy, huli kasi walang pangpadulas. Pero kapag mayaman, magputol ng kahoy, hindi huhulihin kasi may pangtapal sa mata. Kaya pikit mata na lang ang mga bayaran. Oh, totoo yan! Ito naman, galing ng 843, pa-shoutout idol, bigwas sa mga anak ko sa Batangas, Lipa. Mataas na kahoy, Dante Jr. and Jana Nas. Salamat po, ha? Salamat. Okay, ito naman, galing naman sa 852, Kuya Tommy, pa-shoutout po sa lahat ng kabigwas natin dito. Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Kuya Tommy. Ingat ka po palagi. Salamat din po. Ito naman, galing naman sa 935, Sir Tommy, ingat po palagi, always, watching from Malaysia. Okay, at Kuya Tommy, pa-shoutout, galing naman kay 852. Ang sabi naman niya dito, bigwas, kabigwas natin dito, maraming salamat po. Oh, napakalakas daw ng bigwas nila doon. Ay, salamat naman. Nagmamahal kay Kuya Tommy, ingat ka po palagi. Ay, kakasarap ba pakinggan, may nagmamahal? Kala ko yung nakatutok lang ang nagmamahal. Akala ko yung nanunood lang ang nagmamahal. Okay, ito naman, 852, Kuya Tommy, pa-shoutout po sa lahat ng kabigwas natin dito. Maraming salamat po, sabi niya. Okay, 725 naman, pinaglaban mo. Ayun, ano yung pinaglaban? Paglalaban ko. Ingat, idol, si Nanay Erlinda ito, Binluan, is now listening to you at Buriraw Nara. God bless. Oy, Buriraw Nara, Palawan. Ang alam ko taga-dyan yung Kalansay, no, di ba? Kasi nung kinuha, nagpa-blatter mo na bago dinala doon sa Pulang Lupa. Eh, sana nilagyan niyo ng mabaho yung ang ano ba, yung pinaglagyan ninyo ng Kalansay. Kasi wala mang amoy, sabi nung abogado, kung hindi ba luko-luko, wala man lang amoy, patay dito. Palpak na naman! Oh. Yan ang kapalpakan ninyo. Anong sabi ni Pangulong Duterte pagpalpak? Anong sabi? Putang ina ko yung papatayin ko. Ano sabi? Putang ina ko yung papatayin ko. Napapatayin! Sabi! Sabi naman ng 725, no worries, sir. Tommy, naka-subscribe na kami. Suportado ka namin, pinaglalaban mo. Ay, salamat po, ha. Okay, ito naman sa 131, Sir Tommy, good morning. Nakikinig ako ngayon sa programa mo. Ay, salamat po, ha. Ito naman, galing sa 431. Hi po, musta na po, Sir Tom. Michelle, me na pala ito. Nakapunta na dyan sa station nyo. Oy, kumusta ka na, Michelle Mee? Ha? Eto naman, galing naman ng 481. Good na, good day, Mr. Abili. And how siyaw na broadcaster or reporter ay isang pulurom, bayaran at higit sa lahat ay walang lisensya. Yun lang, salamat, God bless. Naami sa inyong likod, permi. Tabangan ka na mo. Salamat. Uy, salamat naman talaga. Ang bait naman. Okay, sabi naman dito ng 826. Sa Iligan ako, Sir Tommy. Palagi akong nanonood sa channel mo. Believe ako sa'yo. Taga media din ako. Since 1980, sa UMBN ako nag-umpisa. Shout out na lang sa aking Phil Cabanero po. Is ito. God bless. Ay, si Cabanero ito. Kumusta ka na dyan, ha? Si Captain yan. Kilala din yan dyan. Sa inyo. Kasi nanggagalaitin na po sila. Gusto na nila akong tantarin ng kaso. Dahil
Bakit daw hindi ako sumang-ayon ay pumayag? Lumabas na sa investigation ng pulis si Jubilin na yung kalansay. Lumabas sa NBI si Jubilin nga yung kalansay. E paano yung kumuha ng kalansay? Yung kumuha ng kalansay, sabi niya, bakit nagkaganon? Kinuha ko man lang yun. Bakit naging si Jubilin? Tapos tingawa ba? Big Boss! Tapos, ngayon, bakit daw hindi ako sumang-ayon? Ngayon, yung isang abogado pumunta doon. Pag bubaba doon, inamoy ang lupa. Siyempre, nabulok yung katawan, kalansay na lang ang natira. Walang katas doon. Wala man lang amoy patay. Mas mabaho pa yung mitsas ng pulis na pumunta doon. Ay, maglaba-laba kayo minsan. Para hindi kayo mag-inibag-galit si President Duterte sa inyo. Ang tangka na kung papatayin mo gano'n. Patay ko. Sige kayo, gawa pa kayo ng kalukuhan. Kailan ba ito matigil dito? President Duterte, marami po dito. Maraming gumagawa ng kalukuhan. Kasabot pa mga medyang adik. Alam niyo po ba, Pangulong Duterte? Nung ikaw ang nagiging ano, tuminutino eh. Kaya, baka hindi mo po yung, may adik po dito eh, na media, hindi po hinuhuli. Baka sa media, sinong gusto mong parehan? Media? Lumantad na lang kayo. Nandyan! Sa pagdira. Bago pa kayo terrorist. Sino? No, sino daw? Si Louie po. Ang tangkang po kapatay. Si Louie po nandun. Hindi po hinuhuli yan. Oh, eh yung matanda kahapon, isang araw, hinuli yung matanda. Anong sabi ng matanda? Eh, ikaw ang nagsabi na may droga. Hindi mo pa nga ako nakapkapan, may droga na ako. Oh. Hello mga kaibigan, yung matanda na yan, may reaction video nga ulit niyan. Ulitin ko lang, no, may reaction video ako niyan. Yun nga, nakakaawa yung matanda na yan kasi nga, hindi pa nga siya nakapkapan. Yung pulis, kitang-kita niya na may hawak na droga. Ang sabi ng pulis nung sinabi nga ng matanda na may hawak-hawak ka ng ganyan droga tapos hindi mo pa ako kinapkapan. Ang sagot pa naman ng pulis, mga kaibigan, tumatawa, no? Tapos sabi ng pulis, alam mo naman kung bakit. Ibig sabihin, mga kaibigan, talaga, kalakaran na nila yan dyan. Pire lang, no? Sa mga matitunong pulis, di naman natin nila lahat din, ano? Sabi nga ni Idol Tumi, no? Na napakadami namang pulis na matino dyan sa Palawan. Yun lang mga siguro gumagawa ng kalukuhan dahil sumusunod nga sa kanilang nakakataas yung kanilang official. Yun ang mga kaibigan, nakakaawa yung matanda rin. Kung mapanood nyo yun, talaga nakakaawa mga kaibigan. Ito, ipapatuloy natin ito. Ganun kapalpak! Pero yung media na nagbo-broadcast, hindi po talaga inuhuli, hindi tinatanong kung saan kumukuha. Baka sa media, sinong gusto magpareha? Andyan nga, si Louie! Ano lang kayo? Tago ba kayo, terrorist? Hindi po nagtago yan, nagbo-broadcast. Sino? Andyan, sa bandera po. Andyan, Louie Larusa po yun. Ang tangka na po, papatayin ko po. Na, sige, patayin ka rin talaga. Pala ka dyan. Sige kayo, gumagawa kayo ng kalukuhan ninyo dyan. Okay, magbabasa nga muna tayo. Malapit-lapit na itong ano. Basahin nga muna natin. Ilan po ang ating napanood ngayon? Ang ating pong 1,479. Salamat po, ha? Pag-ilang po, Brian. Ha? Yung live natin. Kasi ang dami naghahanap. Bakit daw nawala? Kaya, ini-screenshot pala nila yung mga kanilang mga greetings. Kaya, huwag na lang burahin. Doon na lang kayo mag-upload sa YouTube, ha? Ito, sabi dito. Jason Villanueva, dapat noon niyang panahon ni Tatay Digong, pinamarsyalo ang Palawan. Taka nga ako eh. Bakit kaya? Malakas din ata kay Tatay Digong. Ano kaya? Baka mamaya sabihin, hindi ako kaya dahil kamag-anak ko. Ay, patay tayo dyan. Yun ang sinasabi natin. Basahin na tayo. Ano sabi dyan? Good morning, Sir Tommy. Ingat ka palagi. Oy, take care, always watching here in Hong Kong. Oo nga pala. Oo.
Yan nga palang Team Bigwas official ay binubuo pa ng mga vlogger pala ng Hong Kong yan. Salamat ha! Salamat po sa inyo po dyan. Okay, sabi ni Chan Ger Hiponya, natatakot na sila na lumabas ang katotohanan. Kaya yung kanilang mga vlogger dyan na sumusuporta sa kabila, daldal daw ako ng daldal, gusto kong hanapin yan sila eh, dahil pag uras lumabas ang katotohanan, sungal-ngalin ko man yan sila. Ibig sabihin, mga sinungaling ba talaga yan sila? Oh, kasi matakay mo, paglalaban nila na yung kalansay daw talaga kay Jubilin, tapos yung lupa, wala malang bakas ng amoy, tapos yung, ay lumipad siguro yung talaga yun ba? Lumipad yung mga buto galing Nara. Dinala doon sa pulang lupa. Ronald Balinaw, balita sa bandira, nagpunta sa Irawan, cemetery. Ano sana? Wala. Sayang ano? Dami. Yun, sayang. Okay. Yu Wang, BI, maayong buntag, Sir Tommy. Watching from South Korea. Ay, salamat po, ma'am. Okay. USA, America, nanonood siya now, si Nina. Okay? Bing Ayensa, ito. May kapit siguro kaya malakas ang loob. May kapit. Oo nga po. Ito naman. Florencia, bye-bye. Sobrang tawa ko. Good morning po, Sir Tommy. Mabuhay ang diwa ko. Watching from Taiwan. I love you, Sir Tommy. I love you too. Nanonood ba? Patay tayo dyan. Ito naman. Ito galing naman kay Palangga. Morning Sir Tommy. Huli na naman ako sa pagtalakay mo. Di bali panuurin ko ng sana. Oy, nasaan oy? Oh, yan. Pagtalakay mo huli man, check ko on lang po ang lagi kahit manood na ako huli. Okay? Taas. Okay. Ito sabi niya ni Maria Fee, delete palisok. Nakaaliw yung mga balita mo Sir Tommy. Okay, ito naman, Marlene Misa, haha, Sir Tommy, buti pa ang medyas amoy alipunga. Kawawa naman ang may-ari ng kalansay. Oo nga, kawawa. Oh, si Dandan, nanood din, akit mo. Oh, nanood, stas yan, oh. Nandoon kay Misterio, daming kalansay, brother travelers. Si Misterio nga, yun, magkano kay binayad dyan? Si Dexter, nanood, may Dexter ako nakita, nasaan yun? Yan. Ay, Dexter Carceller, Idol, huwag ka na umalis sa Palawan kung sakali man ikaw na lang inaasahan namin na nagsasabi ng katotohanan. Yung bandira, Idol, palitan mo na. Na yan, nabigwas at gawing mong body yon ang dalawa. Ay, hindi. Ay, ang bandira kasi binubuo yan ang mga may-ari ng mga politiko, kaya nga kasabwahan. ito naman, galing ng 843. Buti maraming masamang pulis. Naglabasan na naman, Sir Tommy. Dahil basa nawala na si President Digong Duterte. Kaya naglabasan ang mga pulis. Mga masasama. Okay, ito naman. Badong Ski, Yap, Adiba. Yan, si Luis Larusa. Eh, magaling sanang broadcaster. Kaso, mula nang mapunta sa bandira, kasama yung pangit pa sa Alkitran. ay nagmukhang ingot na. Puro scripted na lang ang ginagawa. Ay, yun mo nga. Nagmukha na rin siya Alkitran. Wala talaga. Kay si, sir, mula sa 126. Sir, kilala mo ba yung sino yung kalansay na yan? Para isauli na sa kamag-anak. Awawa naman yung kalansay. Namatay lang dahil sa tumor. Kinuha pa, pinagwalang hiya talaga kayo. Okay. Eto, galing naman ng 679. Kuya Tommy, paki-imbestiga ang malaking construction sa tabi. Bahay dating Gobernur Socrates. Ang daming bakawan pinutol. Mr. Tan daw may-ari. Baka walang permit na naman yan. Kita nyo? Ay, nako. Yan ang gatasan ng mga politiko dito.
Oras po natin ngayon, ano, basahin natin ito ha. Mayroon po ditong baka mamaya. Ay nabata, nabasa ko na kanina yung mga law office na nanonood sa atin ha. Eh kaya nga, napakabait talaga ng ating fiscal's office dito. Sa totoo lang, kasi nantakin mo, sila mismo nag-alanganin, kaya nga sila mismo nagsabi na maganda kung apat ang company na mag-submit ng para sa DNA at saka carbon dating. Pero ako, hindi man ako taga-carbon dating, pero masasabi ko lang, kawawa naman yung kalansay. Pinagkailaman ninyo kung 8 taon na yung patay. Marlene Cunanan, blessed morning po sa inyong lahat, Sir Tommy, Romy, Jaime. Stay safe. God bless po. Salamat. Okay? At morning po, Sir Tommy. Okay na na. Ito lang masasabi ko po. Kapag natapos ang problema po tungkol sa Liubert, wala na pong pakialam dyan sa Galieno. Kung ang Galieno ay gusto nilang pabuksan muli ang investigation, andito lang po ako. Tutulong po ako. Pero, kung ayaw naman ninyo, ang aking ipinaglalaban si Liubert na lang. Mga kabigwas, ibabalik natin ang kalansay na yan doon sa kanyang himlayan. Nakakaawa. Nakakaawa. Nagamit po siya. Nakakaawa po. Hindi ko po kayo pinangungunahan, pero nakakaawa ang kalansay na yan. Kaya pala minumulto doon. Kasi totoo nga pala talaga. Galing pala talaga doon. Eh, yung nagdala ng kalansay, sa bagay, dinaan naman nila ng police station, nagpa-blatter pa ata yan. Sir Tommy, yung mayor po namin ngayon, saan yun? Nara, si Mayor Danaw ay kontra po sa mining. Kinasuhan po CIA. Hindi po CIA, si GCA po ang nag... Sila, di ba tao nila, CIA ba tawag doon? Oo. Ang grupo ni GCA ang nagsampa ng demanda doon. Good morning, Sir Tommy, watching from Europe. Oo nga po. Kinasuhan yung mayor, kaya tuloy yung mayor na suspende. Oo. Halos lahat ng tao dito nagkaroon na ng pobya o takot sa kanya. Ewan ko lang, bakit ako na lang yung wala naman takot naman yun sa akin? Eh, pinapuntahan pa ako ng tao niya, Executive 5 daw. Si Roy Ichagi. Yun pala, planuhan ako, lagyan ako rito ng baril para hindi daw ako makalabas sa kulungan. Paplantiran ako. Eh ngayon naman, ay totoo kaya ito, mga taga-bandera, may plano na naman kayo para sa akin. Pabibilhin daw nila ako ng baril, mamura. Tapos pag binili ko daw, sabay lusob sila kaagad. Eh ganun pala talaga itong taga-bandera? Totoo kaya ito? Nagtatanong nga ako. Sige nga, taga-bandera, aalukan daw ako ng murang-murang baril. Tapos pag binili ko daw, lusob agad sila. Ay yan pala gawain nila. Yan daw po ang gawain nila, Pangulong Duterte. Yan po sa kabila. Yan. Sige po. Salamat po. Kailan po? Kailan niyo po patayin yan? Ayun nga ng mga kaibigan, nakakatuwa naman talaga itong si Idol Bigwas to'y mabili. Mag-ingat ka dyan, Idol, ano? Marami talaga nagbabalaksay dyan ng masama. Dahil nakikita nila na talagang mabubuking sila ng mabubuking dyan. Dahil sa yung katapangan at katapatan sa yung servisyo, ano? Bilang isang broadcaster na matino. At ayun ang ano mga kaibigan, itong kalansay pala ay may sakit pala itong tumor, ano? Nakakaawa naman. Kaya gusto nga talaga ni Idol Bigwas Tommy Abili na maibalik doon sa kanyang himlayan. Ayun, parang talagang itong mga tao na ito, kung ano-ano lang talaga ang pinagagawa, ano? Di man lang nila inalam na yung kalansay pala na yun ay may namatay sa tumor at saka 8 years na pala yung kalansay na yung mga kaibigan. Yun na ba, paano nalalaman ni Idol Bigwas Tommy Abili yan? Hindi naman maglalakas loob yan si Idol Bigwas Tommy Abili na sabihin niyang ganyan yung kanyang nalalaman. Kasi broadcaster yan mga kaibigan. May pinangangalagaan na pangalan yan. At ayun ang ano mga kaibigan, patuloy nating abangan at suportahan ng ating isang iniidolong si Idol Bigwas Tommy Abili. Hanggang dito lang muna. At once again, this is from the TV mo. Maraming salamat. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.